Hello everyone! Welcome back to our channel. So for today's video ay magsa-separate tayo ng aglaw nima plant. So meron ako ditong aglaw nima plant na marami ng babies at malalaki na. So ito si aglaw nima Suverna Bumi. So sa mga aglaw nima collectors, kilala naman nila itong si Suverna Bumi. So marami na siyang babies na malalaki. So kailangan na natin i-separate para yung mother niya ay hindi mag-sacrifice. So tara, mag-separate tayo. Ayan, marami na siyang roots. Pero kailangan muna natin itong hugasan para malinis bago natin tatanggalin yung mga babies na maraming roots. So, yung maraming roots lang ang tatanggalin natin na babies. So, ayan, hugasan na po natin ito. Malinis na po yung mga roots niya. Ngayon naman, tatanggalin natin yung maraming ugat, yung babies na maraming roots para mabilis po siya mag-stable. So itong si Suverna Bumi guys ay isa sa mga top rare na variety ng aglaw nima plant. Nung naging sikat siya, ang price niya ay umaabot mula 15 to 25,000 pesos. Pero itong sa akin, nabili ko lang po ito ng less than 15k sa isang collector din. So ayan, nakapag-separate na tayo ng babies ng Suverna Bumi aglaw nima. So ito yung mother niya. Meron pa siyang dalawang babies na naiwan. Kunti pa lang yung roots, so hindi mo natin tatanggalin. Baka mamatay. Then, ito yung babies na nakuha natin. So 4 babies yung nakuha natin. So 1, 2, ayan, 3. Maganda yung variegation ito. Isa. 4. So itatanim muna natin ito sa separate na pot. At hintayin natin mag-stable. So yung iba, konti pa lang yung roots. Pero hintayin natin dumami yung roots nito para ma-stable siya. So lalagyan na natin ito sila ng betadine isa-isa. Kung meron kayong fungicide, lagyan nyo ng fungicide. O kahit anong fungicide yung ilagay nyo. Pwede naman. Lalagyan ko lang ito ng betadine. Meron akong fungicide dito, maglalagay din ako. Lagyan lang natin ang betadine para prevention dun sa mga sugat. Then, itatanim lang po natin ito in a soilless potting mix. So, nag-prepare na rin pala ako. Ang ratio po natin dito sa soilless potting mix natin ay 70% regular na rice hull. So, mas maganda kung decompose po ang gamitin ninyo. 20% ang ating decompose na coco peat and 10% ang CHR or carbonized rice hull. Thank you.
So ayan, tapos na po tayong nag-replant ng ating mga na-separate na babies at saka yung mother ng ating plant. Ayan, meron tayong 4 babies na nakuha doon kay so far na bumi. So ipapastable lang natin ito for many weeks, siguro maabot ito ng 4 months para super stable po talaga siya. So itong so far na bumi babies natin, nire-release po namin ito dahil isa po ito sa mga top prayer na klase ng aglaw ni Ma. So after na ma-stable, pina-forcing po namin ito. Ayan. So that's all for today's video. Maraming salamat po sa panonood. Thank you so much.